yung beef topside. Ngayon, kung makikita nyo dito, may taba. Ito yung buong topside. Ngayon, tatanggalin natin yung topside cup. Ngayon, ito na yung topside cup. Dito, pwede kang kumuha ng pang cubes low fat, pang cubes normal. Pwede ka rin mag-cut ng stroganoff, pwede ka rin mag-cut ng pundo. Mamaya ipapakita ko sa iyo isa sa isa kung paano siya gagawin. Tatabi muna natin ito. Ito na yung topside mo. Yan, ito na yung topside. Ngayon, as you can see, dito meron siyang taba. At meron siyang gap dito. May taba rin siya rito. Ngayon, ikakat mo siya dito. Pwede mo siyang ikat na pa ganito. Pwede mo siyang ikat na paharap na ganito. Ngayon, susukatin mo siya. Kung kakat ka ng steak, dapat, ito yung steak mo. Huwag dito. Huwag dito na side. Dito, papakita ko sa inyo mamaya kung anong pwedeng gawin dito na parte. Ngayon, ito na yung topside natin. Natanggal na natin yung topside cup. Natitira na lang yung pang steak. Ngayon, kakat na natin dito. Ako, dito ko nagkakat. Dito ko nag-uumpisa. Para nakikita ko, halimbawa, ito yung gamit kong tray. Ngayon, i-estimate ko kung paano siya gaganda sa tray ko. Kung paano siya akmang-akma. Kung mga baguhan pa kayo, yan. Yan yung ano nyo. Kasi pag halimbawa, hindi nyo sinukat, tapos nag-cut na kayo, paglagay nyo sa tray ngayon, hindi maganda yung pagkakalagay. Merong malaki, lagpas sa tray, paano nyo pa sila babalutin? Ngayon, pag binalot nyo, na nakalagpas dito sa tray, yung steak, pag binalot yung ganun ng wrapping, yung laman, natatamaan ng wrapping. Pag hindi nakuha ng customer within half day, or kaya bukas makikita nyo pa sa display nyo, maiiba na yung kulay. Mabilis na masira. So ngayon, kinat ko na yung para sa steak ko. Tapos, ito na yung pinakita ko sa inyo kanina, na ipapakita ko sa inyo paano gagawin to. Kung paano yung cut na pwede dyan. Pwedeng roast, pwedeng kumuha ako ng pang cubes low fat, stroganoff, punto, depende. Pero ngayon ang gagawin ko, papakita ko lang sa inyo kung paano ka kukuha ng magandang margin. Ngayon, ayan, nakat na natin to, di ba? Cut mo siyang konti rito. Kung gusto nyo talagang professional yung pagkakagawa, ganyan ninyo, para maganda tignan. Ngayon, ipalagay mo na ikaw yung customer at ikaw ang nagkakat. Kung sa palagay mo yung cut mo ay tabingi, hindi pantay, kukunin mo ba yan? O di ba, hindi? Yung thinking ng customer, kagaya lang din ang thinking natin. Dapat, bawat gawa mo, binibase mo muna sa sarili mo. Ngayon, bawasan natin dito konti. Ganyan lang. Tapos ito, pwede mo siyang gawing stroganoff gaya ng sinabi ko kanina. Ngayon, dito na, malinis na. Kakat mo siya dito ng konti sa harap. Sa unahan. Ayan, pwede ka na mag-umpisa mag-cut ng steak. Ngayon, ang cut mo, ako pag nagka-cut, dapat isang stroke lang. Tapos, kung makikita nyo naman, yan. O, di ba? Maganda. Ngayon, lalagay mo lang sa dyan. Huwag mo nga alisin yung unang kinap mo para may sasandalan yung steak mo. Para relax pa rin yung karne. Ngayon, cut mo ulit. Lagay mo dyan. Kasi guys, may nakikita akong, ano, yung ibang butcher,
pag nag-cut sila ng steak, nilalapag kung saan-saan. Dito, dyan, doon. Ngayon, kung ilalagay mo siya sa tray, ngayon, kung naganito na, tapos nag-cut ka na lang marami, tapos pinag-alo-alo mo, hindi mo na malalaman kung saan yung umpisa. Halimbawa ganito. Yan, hindi ko na alam kung saan yung umpisa. Lalagay ko na siya dyan ngayon. O diba, nag-umpisa ka sa malaki, tapos maliit, malaki ulit. Ang technique niyo dyan guys, kaya ako sinasabi na wag na wag niyong gagawin niyang pag-disarrange ng steak niyo para maganda yung display. Ito na yung cut ko. Ito yung una. O, lalagay ko siya ngayon sa taas. Tapos, pangatlo. Tapos, pang-apat. O, diba? Nagsimula ka sa maliit, palaki ng palaki. Ngayon, di magka-cut ka na naman. Same procedure, guys. Cut ka, lagay dyan. Hanggang sa dulo. May isa pa akong technique. Para mas mabilis, hindi ko na ililipat-lipat pa rito. Ginaganito ko na lang. Ganyan. Kuha nyo guys. Nakaganyan na. Tapos ngayon, kukuhanin ko lang yung pinakauna. Lalagay ko na ulit yung pinakauna. Cut ko. Pero kasing iba, basta na lang nagka-cut. Tapos, hindi nila iniisip na kung kukuhanin ka ng customer o hindi. At napaka-importante, dapat yung display nyo, maganda yung quality. Hindi yung bangit na nga, tapos hindi mo pa inalis. Ay, makakuha yan ng pangit, ngayong araw, nakakuha, maganda yung sales mo, bukas, hindi na babalik yan. Kaya, yan yung iisipin mo. Tapos, ayan na. Nakapag-cut na tayo ng topside steak. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Binawas natin yung galing sa steak. Pwede natin siyang gawing fondo or strogonoff. Kaya nang gagawin ko rito, gagawin ko siyang fondo. Ayusin yung pagkakalagay para presentable. Gaya na sinabi ko, pag maganda yung pagkakagawa mo, 100% kukunin ang customer yan. Ngayon, dito na tayo. Yung tiranong pinagkata natin ng steak. Ang gagawin ko dito, pwede ko siyang gawing roast, pwede ko siyang gawing stroganoff. Ngayon, gagawin natin siyang roast. Na siya. Ngayon, tatalian natin. Maraming iba't ibang techniques ng pagtatali. Merong American roast na pagtatali. Meron ding kagaya dito sa Saudi. Na kung magtatali sila, ganyan lang. Ganito lang sa Saudi. Next time, papakita ko sa inyo kung paano magtali ng roast. Yung mga American style. Pero dito sa Saudi, ganito lang.
template, lagyan mo ng pads. Dalawa yung nilalagay ko na pads to kasi masyadong maduguso eh. Ngayon dito, yung mga walang taba, yung pinag-treman ko dun sa ano, sa pang-roast natin, gagawin ko siya ang stroganoff. Para mabilis kayo, dalawahin nyo na. Huwag na yung paisa-isa. Para mabilis kayo. At tulad dito sa store namin, kada weekend, masyado maraming tao, kaya kailangan talaga mabilis. Kasi pag hindi ka mabilis, wala, aabutin ka ng ano, opening. Pwede na natin i-cut ng low fat, no? Cubes low fat. Dapat maganda rin yung pagkaka-arrange mo. So ito! Ito na yung topside cup. May portion yan dito. Dalopas. Yan. Kaya dito tayo sa topside cup. Tanggalan nyo sa konti ng taba. Tapos, cut nyo na siya ng cubes. Diba? Cubes normal, pero pag tinignan ng customer, hindi siya masyadong mataba. Ngayon, ito na yung pinag-triman ko. Ngayon, pwede ko siyang gawing mince. O kaya, gagawin ng sausage. O kaya kofta. Papakita ko sa inyo sa susunod na mga videos ko. Kung paano gagawin yung sausage, kofta, basta dadating din tayo dyan. Ngayon, dito muna tayo. Ayun na nga, tapos na tayong mag-cut ng buong isang topside, no? Pinakita ko na sa inyo kung paano nyo ika-cut, kung paano nyo siya gagawin. Abangan nyo yung sa next kong videos. Doon ko ipapakita sa inyo kung bakit kailangan mong gawin yun upang makakuha ka ng magandang margin. Bago ko tapusin pala itong video na to, may isa pa akong paalala. Always keep safe.